okay lahat. Ngayon ay may bago na akong in-experiment. So ang gagawin ko ngayon, kakaibang klaseng ihawan. Gagamitan ko ito ng blower. Tatawagin ko itong turbo driller. So ang mga materials na ito ay mga stainless. So ito ang aking pinaka main na materials. Ito ang gagawin kong pinakaihawan. Na-layout ko na ito kung saan ang lalagay ng mga detalye. So lahat ng mga materials na ito ay purong stainless. So hindi ko pa masyado ma-explain kung anong palalakasan. Basta abangan nyo ang gagawin kong kakaibang klaseng ihawan ang gagawin ko rito ngayon. Ito ay purong stainless. Lahat ng materials ay mga stainless ang gagamitin ko. So ito, hindi ko na pinagaya yung pagputol kasi madali lang naman. Ito, i-weld ko ito rito sa loob. So dalawang piraso ang ilalagay ko dyan. Dalawang piraso lang muna para maunti-unti ko ang pagbuo nito. Kasi ang detalye, medyo masalimuot. So ito yung mga pyesa na gagawin ko. Na-layout ko na lahat. So for the meantime, ang gagawin ko sa loob, eto, mag-a-assemble ako ng ganito sa loob. Dito sa loob ng box na ito. So ito ang bubuin ko na ikakabit sa loob nito. So uunahin ko muna yung dalawang parts. So ito yung lugar na ito, yung dalawa. So yun ang ilalagay ko ngayon dito. Okay, so purong stainless lahat ng mga materials. Ganun din ang welding rod. Ang welding rod na gagamitin ko, syempre stainless din para hindi kakalawangin. Okay, so sa pag-welding na stainless, siguraduhin nyo na safety kayo lagi. So para hindi masyadong magdikit-dikit ang mga splatters, pag ako mag-welding, lalagyan ko ito ng basahan sa loob. May basahan akong ilalagay dyan sa may malapit sa portion na pag-weldingan. Then, saka lang ako mag-a-apply ng welding operation. Okay, so sana samahan nyo ako. At huwag sana kayong bibitin kasi medyo matagal itong gawin. So, tara, let's go to the welding area. Ito yung basahan. Thank you.
Okay, so naikabit na yung dalawang bat. Nagawa ko na yung portion na panlagay sa loob ito. Naikabit ko na rin sa loob. Ayun siya. So ito yun, yung mga yung portion na ito na i-welding ko na sa loob. So ito yun. Gaya ng sabi ko, kakaibang klaseng ihawan. Then, ang sunod na ginawa ko, hindi ko na masyado pinakita kasi masyado ng very common. Yung mga hook na to. Nagawa na ako. Ito yung mga yun. Bali, apat na piraso ang ginawa ko. So, ang purpose na ito, magiging sabitan siya ng pinaka iihawin natin or pinaka grills. So, pwede ako maglagay rito ng isa pang hook para kakapitan ng ihihaw or pwede rin siya maging holder ng ating pinaka ihawan mismo, yung pinaka grills mismo. Ito na yung ganyang pinaka grills. So kung ikakabit natin yan, napakasimple lang. Ito kasi detachable. So pwede natin ikabit yung hook. Position na yan. Kung ikakabit natin ang ating pinaka ihawan, napakasimple lang. Isabit ko lang sa hook. Then, stable na yan. Yan. Meron na tayong pinaka ihawan niya. Pwede na tayong maglagay dyan ang ihawin natin. Then, yung harapan na to, tatakpan ko ito. Pwedeng may nakatakip or pwedeng wala. Meron itong space dito sa unahan na dito ko ilalagay yung pinaka takip. Kaya lang wala pa ako makita ng stainless kanina kasi wala raw, hindi raw available. So ganito ang mangyayari dyan kung just in case na itatakip ko ito, tatakpan. So gagawan ko lang ito rito ng slide. Then matatakpan na yung ating pinaka gawan. Pwede rin wala, pwede nga naka-open lang siyang ganyan. Pwede na tayong mag-ihaw dyan sa portion na yan. Ngayon. So, eksaktong-eksakto ito rito. Kaya lang, bago ko to gawing nga pinaka source ng kanyang pinaka lagayan ng uling, nagawa muna ako ng ganito. Ito ay mga scrap materials. Pero ito ay stainless din. Stainless din to. Purong stainless din. So, ganito ang ganyang tsura. Para may mag-circulate ang hangin na papasok sa loob. So, ganito ang ganyang magiging setup. Lalagyan ng uling dito. Then, saka natin ipapatong ito. So, yan. Eksaktuhan na siya. Ihawan na yan. Ngayon, ang portion na ito sa ilalim, ito ngayon ang aking tatabas. Ito ngayon ang aking bubutasin. Para yung init o yung manggagaling na init mula rito, tatagos dito. So ngayon, for the meantime, puputulin ko itong ilalim ito. Lalagyan ko ng butas para yung init dumiretso sa taas. Okay, so napakadali lang baklasin na ito. Ito yung stable naman ito. Hindi basta-basta matatapon yung iihaw nyo. So sa pagbaklas, detachable naman lahat yan. Pwedeng isa-isahin. Napakadali lang. Saka napakadaling linisin just in case maglilinis kayo. Okay, so natanggal na natin ang ating pinaka wheels. Ang susunod na gagawin ko rito, puputulin ko yung ilalim or lagyan mo ng butas. Puputasan ko itong lugar na ito.
So itong lugar na to ang aking tatanggalin. Cutting disc lang ang gagamitin ko rito. Tingnan niyo pa paano putulin. Okay, so nabutas ko na. Ngayon yung portion na may guhit na to, lalagyan ko to ng marka o babawasan ko ng kaunti kasi itutupi ko pa ito ng papalaw para maganda yung pagkakatupin para hindi masyadong mahirap itupin kasi stainless ito, medyo matigas. Kaya mas maganda kung merong guide o merong hukay yung itutupin ng kaunting yero. So, tingnan nyo pa paano ko.
Okay, so nagawa na natin butasin at nagawa ko na rin ito pipapadob ang pinaka harang. So ito na ang kanyang output. May ito pina sa loob. Bali, ganito na ang mangyayari sa kanya. Yan. Meron ang butas sa loob para sa baga na manggagaling rito sa ilalim. So ito ang lagayan natin ng baga. Dito tayo maglalagay ng pinaka-uling. Tapos ipapatong ito. Yan. Pwede na tayo mag-ihaw. Kaya magiging turbo ito kasi kulub na kulub siya. Pwede na natin ikabit yung mga sabitan para sa ihawan. Yan. Pwede na tayo yung mag-ihaw dito. Okay, so ang kulang pa ito, may mga ilalagay pa rin ako rito. Lalagyan ko pa rin ito ng pinaka-additional na oxygen. So dito manggagaling ngayon yung oxygen na ibubuga ko papasok sa loob na ito. So gagamitan ko ito ng blower, mahinang pressure lang para hindi masyadong magasto sa uling. Yung tamang-tama lang na makakapaglayabang uling. So, ang pinakakulang na lang dito, yung pinaka-blower. Yung kakabitan ko to ng blower. Tapos, yung pinaka-takip nito. Pinag-iisipan ko pa kung ang ilalagay kong takip dito ay tempered na salamin o stainless na rin na sarahan ang ilalagay ko rito. So, sana abangan nyo pa ang susunod na gagawin ko rito. So, for the meantime, wala pa akong materialis ngayon. Gaya nga nasabi ko sa inyo kanina, kasi ang plano ko kanina, maghagilap ng pandakip dito. Wala akong makita ng scrap ng mga stainless. Kaya, hanggang ito lang muna nagawa ko ngayong araw na to. So, ang pinaka-main target ko talaga ngayong araw na ito, matapos itong pinaka-grills, pinaka-lagayan niya, at saka magbutasan itong ating pinaka-upper portion. Pwede kayong mag-iyaw na nasa ibabaw ito na lamesa. Napaka lang ito. Eksakto lang. Kumbaga sa kwan, hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit. Tamang-tama lang. Makakapag ihaw na kayo rito na isang buong maski ka dalawang pirasong manok, kasya rito. Mga bangus, yempo. So, bahala na kayo kung ano gusto nyong ihawin. So, eto. Kaya ko to nilagyan ng tupi. Itong lugar na to. Para yung patak ng mga mantika, masala na ito. Hindi dediretso sa pinakabaga. Kasi yan nagkakaroon ng nabubuang carnicogen ba tawag doon? Na nakaka-cancer sa atin. Kapag ang langis ng o ang inihaw, yung mga karne, yung langis nun pumatak sa baga, tapos babalik uli sa karne. So, isa yan sa mga nagiging cause ng cancer. So, para maiwasan yon, ang design ko nito ang iihawin hanggat maaari nasa may bandang gilid. Total, kulob naman ito. Ang init magse-circulate sa loob. So, maluluto din natin ang ating pinaka-lulutuin. Kaya lang, less na yung mga mantika na
o mga fats na papatakas papunta sa baga tapos babalik sa ating inihaw kasi meron akong nilagay na pinaka stopper. So paikot yun. Hindi talaga siya nakarekta kagad sa pinaka baga. So sasala muna yung pinaka mantika, dito lang muna papatak, may ipon dito. Hindi siya basta-basta papatak sa ating pinakabaga, yung pinakataba na babagsak habang tayo ay nag-iinaw. So, ito yung aking panibagong invention ngayon. Hindi ko pa natetesting. So, ang susunod na gagawin ko na ito, ang concentration ko muna, maayos ko itong pinaka-daanan ng hangin. Yung blower, yung paglalagay ng extra hangin papunta sa loob. Kasi kung wala itong additional na oxygen, kapag ito ay sinaraduhan na natin, kapag ito ay nakasarado na, mamamatay yung ating pinaka-apoy or ating pinaka-baga. So, kinakailangan ng additional na oxygen papasok sa loob para hindi mamatay yung ating baga, para dire-diretso yung ating pagluluto. Okay, so hanggang dito na lamang muna uli. Sana samahan nyo pa ako hanggang sa mabuo ito. Then, itetesting natin. Titignan ko kung approve. Bahala na. Kaya nga experiment. Hindi lahat na experiment nagtatagumpay. Pero pwedeng isolve kung magkaroon man ako ano man ang maging problema na ito. Hanapan ko ng solusyon para magawa ko yung iniisip ko na para sa kanya. Para dito sa ihawan na bago kong ginagawa. Kaya ako ito naisip kasi gusto ko may iba naman. Kasi normal na kasi yung nakikita kong mga ihawan eh. Laging, sa hindi common. Hindi siya common. Hindi siya pangkaraniwan. Kaya, ito yung aking bagong version ng ihawan. Kung may matutunan kayo, di pulutin nyo. Okay, by the way, lahat ng mga ito, galing lang ito sa scrap, sa mga stainlessan. Pwede rin kayo mag-fabricate. Pero kung makakatipid kayo, meron mga available na mga resources, di pwede namang galing lang sa mga scrap. Pero hindi basta-basta scrap. May quality din. Ganyan yan. Hindi siya basta-basta scrap. Solid na stainless yan. Kung gusto niyo ipabrigate yan ng buuhan, pwede rin. Kung may budget, kaya lang may kamahalan. Ang isang buong stainless, may dapat na 1,000. Isang 4x8. So, para makatipid, yun. Nagtingin-tingin ako sa mga junk shop. So, at least, ngayon na napoporma na. So, sa tanja ko, nasa mga 70% na ang aking accomplishment para dito. So, hanggang dito na lang muna ulit. Sana abangan nyo pa yung mga update sa gagawin kong pinag-ihawad. Maraming salamat sa mga subscribers at sa mga darating pang subscribers. Sana huwag kayong magsawa. At pasensya na kayo. Medyo busy kaya hindi ako kagad na makapag-upload araw-araw. So, paminsan-minsan na lang ako magawa ng video. Kaya medyo hindi ko na naaraw-araw ngayon ang pag-upload. Sana subaybayan nyo pa rin ang aking channel. Huwag kayong magalala. Marami pa akong gagawin. At marami pa rin ako ipapakita sa inyo. Samahan nyo ako sa aking pag-experiment. So, sa mga welders, sana may mapulot kayong idea. At sa mga hindi pa welder, sana may mapulot rin kayong idea sa mga ginagawa ko. At i-share natin lahat ng ating knowledge para mapalaganap natin ang mundo ng welding. So, hanggang dito na lamang muna ulit. Until then.